Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading para sa buwan ng March 2023. I advise na panoorin nyo rin yung inyong rising signs dahil meron din tayong mga astrology readings ayon sa mga major transits ng mga planeta ngayong March 2023. Kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising signs, panoorin nyo to. Para malaman ang inyong rising sign or yung ascendant sign, mag-scroll down lang kayo sa description ng video na to. At yung unang link na makikita nyo, yun na yun. No? I-click nyo yung link na yun. Nakalagay dyan, alamin ang sun, moon, and rising signs gamit ang link na ito. So, i-click nyo lang yung link na yan sa Astro Sofa. At mapupunta kayo sa isang website na kung saan ika-calculate ang inyong rising sign or yung inyong ascendant. Okay? So, ilagay nyo lang ang inyong name dyan. So, halimbawa, si Anna ang name ninyo. Kahit wala ng surname, okay lang yan. Importante yung inyong oras ng kapanganakan, no? Tsaka yung place of birth nyo. So, ilagay nyo lang yung kung kailan kayo pinanganak. Halimbawa, example lang yan. And then, yung oras ng inyong kapanganakan at yung country kung saan kayo pinanganak. Kung sa ibang bansa, i-click nyo lang yung drop-down menu. So, makikita nyo na yung iba't ibang bansa dyan. Pero kung sa Pilipinas, okay lang yan as it is. And also, yung place of birth. So, halimbawa, sa Makati ka pinanganak. Hanapin mo lang yung Makati City. Ayan. Sa NCR, click mo lang yan. And then, click on calculate. Ayan. So, ika-calculate na niya ang rising sign ni Anna. So, for Anna, ang rising sign niya or ang ascendant ay Cancer. Pero, siya ay Aries. Okay? Aries yung sun niya, pero ang kanyang ascendant ay Cancer. Okay? So, para sa reading na to, ang gagamitin natin ang inyong rising sign or yung ascendant. Dahil sa astrology reading, nagbe-base yan sa rising sign. Okay? Sa numerology, ngayong March 2023, ang vibrational number niya ay number 1, which is about new beginnings and individualism. Ngayong buwan na to, maaring may mga bagong simula sa inyong relationship, sa inyong career, sa business, at kung ano pang proyekto na kayo ay interesado. Maari rin itong pagsisimula ng bagong chapter ng inyong buhay. Ang number 1 ay tumutukoy din sa pagiging leader. So, maaring yung iba sa inyo magkakaroon kayo ng leadership roles sa inyong trabaho, sa inyong career, or sa inyong business. At maari rin ikaw ay magiging in control of your life right now at hindi mo nahahayaan na kontrolin ka ng ibang tao. Sa kabuuan, ngayong buwan ng March ay ang pagsisimula ng mga kapanapanabik na pagbabago sa inyong buhay. Virgo, especially Virgo risings ngayong March 7, 2023, Saturn is going to enter Pisces in your 7th house of relationships, partnerships, and contracts. So Saturn is about structure, discipline, and karma. At ang Pisces naman is a negative mutable water that deals with imagination and empathy. Papasok siya sa inyong 7th house of relationships, partnerships, and contracts. So, ito ay medyo magkakaroon ng challenges pagdating sa inyong mga romantic connections or even sa mga business partnerships ninyo. Ito rin yung time na marirealize mo kung ikaw ay nasa isang karmic relationship. At kung ito ay isang karmic relationship, maaring magkaroon na rin ng pagtatapos dito sa connection na to para magkaroon ka na rin ng kalayaan. Yung iba naman sa inyo, maaring meron pa rin mga relationships na ipagpipilitan kahit na nasasaktan na kayo at nahihirapan na kayo at kahit na toxic na ito. At syempre dahil doon, hanggat hindi nyo pinapalaya yung inyong mga sarili, patuloy kayong masasaktan at mahihirapan. The more na mag-hold on kayo sa isang toxic relationship, the more na magiging miserable yung buhay nyo. At kung ipagpipilitan mo pa rin yung mga relationships or connections na hindi naaayon sa iyong life's purpose, Saturn is going to teach you a lesson. Kung ikaw naman ay papasok sa mga business partnerships or business deals na nangangailangan ng kontrata, maging maingat. Basahin munang maigi lahat ng detalye ng iyong pipiramahan na kontrata. At kung ikaw naman ay hindi seryoso or hindi tapat sa pakikipagrelasyon or naglalaro lang, karma ang aabutin mo. Kung ano yung binibigay mo sa iba, yun din ang matatanggap mo. Kaya mag-ingat sa pakikipagrelasyon simula ngayong March hanggang sa susunod na 3 taon.
Ngayong March 23, 2023, Pluto is going to enter Aquarius in your 6th house of health, daily routine, work, and animals. So ang Pluto is about transformation and rebirth at ang Aquarius naman is a positive fixed air that deals with innovation and freedom. Papasok ito sa inyong 6th house of health, daily routine, work, and animals. So maaaring magkakaroon ng pagbabago or transformation sa inyong kalusugan. Maaring magiging health conscious ka na or magkakaroon ka na ng healthy lifestyle na susundin mo na talaga according sa mga plano mo at magkakaroon ka na ng mga goals na kung saan yon ay susundin mo. Pagdating naman sa iyong trabaho or sa iyong workplace, maaring magkakaroon ng pagbabago, maaring maililipat ka ng department or ng posisyon, o yung iba naman sa inyo maaring makakatanggap ng promotion. Yung iba naman, maaring magbabala kayo na magbago ng trabaho, lumipat ng kumpanya, or magtayo ng sarili niyong negosyo. Maari ring magiging interesado ka na mag-alaga ng hayop, gaya ng aso o pusa, o kung anumang mga hayop na interesado kang alagaan, at kung meron ka naman ng mga pets, maaring dadagdagan mo pa ito. Pag-ingatan lang ang iyong kalusugan, lalo na kung hindi ka physically active o hindi ka mahilig kumain ng mga masusustansyang pagkain. Kaya naman simulan mo nang mag-exercise at kumain ng mga pagkain na makabubuti sa'yo para magkaroon ka na ng transformation na magsisimula ngayong March 2023. Okay, so Tarot and Oracle reading naman tayo for you, Virgo. So tinan natin kung ano pa yung parating sa inyo. Hahatiin natin to sa apat na areas of your life. So, pagdating sa inyong sarili, meron ditong navigate by the sun. So, this is having confidence, no? So, pagdating naman sa home life, you have clear the way. Maaring may magkakaroon ng ano, pag-aayos, reconciliation, or, you know, may mga magiging, magkakaroon ng clarity, no? Sa inyong home life. So, pagdating naman sa inyong relationship, transcend yourself. Okay? Yung iba sa inyo magkakaroon ng freedom. Let's see. Pagdating naman sa inyong career, you have envision the future. Wow. So, you're going to focus on your future plans. Pagdating sa iyong trabaho, negosyo, career. Okay? So, let's clarify that for yourself. So, navigating by the sun. So, you are going to be your own light. No? Ikaw yung sarili mong liwanag. Gagamitin mo yan para tuklasin pa yung maraming bagay tungkol sa iyong sarili. You also have the moon. Mm-hmm. And Ace of Wands. Okay. So, itong the moon, it deals about your intuition, yung mga hopes and dreams mo rin, yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, kaya lang may mga pagkakataon na natatakot ka. So, with the Ace of Wands here, I feel like you're going to be more inspired, no? To take action, no? Whatever you want to achieve, or kung ano man yung goals mo sa buhay ngayong March, hindi ka na matatakot, no? Kasi meron ka ng liwanag, yan. May liwanag ka. And maaring meron kang clarity sa kung saang landas yung gusto mong tahakin. Okay? So, let's see. And also, you are going to trust your intuition. Mas magiging confident ka sa iyong intuition, sa inyong nararamdaman, what's going to be best for you. So, pagdating naman sa iyong home life, clearing the way. Okay. You have Ace of Swords and the Hermit. Okay. So, yung iba sa inyo, maaaring kung nagkaroon kayo ng issues, problema sa inyong home life, example sa iyong mga parents, or mismong sa mga kamag-anak mo, mahal sa buhay, I see this as a clarity or maaaring may communication na darating sa'yo. Someone might be clearing things out with you na mag-explain or makikipag-usap sa'yo. And with the Hermit card, I think mahanapan mo to ng clarity sa sitwasyon na, okay, ito pala yung nangyari, ito pala yung naging problema, so ito yung solusyon, okay? So I feel like makakahanap ka na ng solusyon sa kung ano man yung naging problema ninyo within the family. So pagdating naman sa relationship, transcend yourself. So some of you, maaring palalayain mo yung sarili mo sa isang toxic situation or toxic relationship. Parang gagawa ka ng sarili mong path na alam mong makakabuti for you.
So let's clarify this. You have the Lovers. This is about your commitment and Ace of Cups. Oh, okay. Yung iba sa inyo, I feel this is about peace of mind, no? So kung kayo ay kumbaga nanggaling kayo sa isang toxic situation or separation, mas magkakaroon kayo ng peace of mind, and I also feel na magkakaroon din ng new romantic connections, or maaring possible na may mamumuong bagong kikiligan ngayong March para sa inyo. Okay, so this can be a Gemini, no? And I feel like kung hindi man ito with someone, I feel like this is within yourself. Yung relationship mo sa sarili mo, mas mamahalin mo yung sarili mo. Ito yung tinatawag nilang self-care, self-love. So, pagdating naman sa inyong career, envision the future, precious opal. Marami kang mga gusto pang ma-achieve, no? Pangarap sa buhay. Tingnan natin. Knight of Wands, uy. You are finally taking action, Virgo. Yung iba sa inyo, maglilipat ng trabaho, ng career, may pagbabago, no? Maaring lilipat ka ng lugar kung saan ka nagtatrabaho, kasi may Six of Swords dito, and may pag-travel with the Knight of Wands. So I feel like ipupush mo na yung iyong passion, or susundan mo na yung talagang tinitibok ng iyong puso pagdating sa career, pagdating sa trabaho. Gagamitin mo yung iyong creativity. So, maaring marami kang talents and skills na gagamitin mo ngayong panahon na to para matupad na finally yung iyong mga pangarap. At ang focus mo kasi is yung mga makuha mo or ma-achieve mo yung mga goals mo para sa future. Okay, let's get more cards for you, Virgo. Let's see. Virgo, March 2023. Ayan, sabi rito, there is strength in doing nothing. Wait, what have you been forcing and how can you let go of the outcome? Ayan, so may mga bagay daw na hindi ka mamadaliin. Handa kang dumaan sa proseso, handa kang maghintay. Kasi sabi nga, patience is a virtue, great things come to those who wait. And hahayaan mo lang na I think you're going with the flow, no? You are going with the flow, and at the same time, meron ka rin ginagawang action. It doesn't mean na just because you are going with the flow, hihintayin mo na lang na malaglag ang fruit, no? Parang pulutin mo. So, ibig lang sabihin yan, kung may mga plano ka, tapos hindi nangyari, you are going to take it as a sign na hindi pa yun yung tamang panahon, and then you will move on and do something else, no? So let's see ano pa, Virgo. Action, ayan. So taking baby steps papunta sa goal mo. Sabi rito, baby steps are still steps and they're better than standing still. Okay? So para sa iyo, you are kumbaga slowly but surely hanggang sa makarating ka doon sa iyong goal, okay? So that is your reading, Virgo. Kung nagustuhan niyo 'to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo diyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Virgo. See you again.